Hi everyone! So, papunta tayo dun sa kabilang site ng mga stingless bees. Titingnan natin yung mga bees doon. I think lalagyan na sila ng honey super para sa flow. Yung iba, i-split natin. Tara! So, ito yung gamit ko. Ang aking katulong sa negosyo, ang aking tricycle. Yeah! Ngayon, ang gagawin natin is check natin yung lahat. Tingnan natin yung status nila, kung may honey na ba o yung iba, kung pwede na split or yung wala pang third chamber, kung pwede natin lagyan ng third chamber. Yeah, tara! Go ahead. Magsusuit tayo. So, white suit. Naka-pink ako ah. So, magsuit ulit tayo para hindi tayo puntahan ng bees. Wait lang. Suot ko muna yung sapa. Yun. Yes! Suot again. Top safe. Para ma-check natin sila ng ayos. Mabilis ako mag-suot ngayon. Sa kahapon. Hindi pala. Mabilis sila kahapon. I'll check. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng smoke para hindi tayo masyado gambalain ng mga bees sa ating activity. Yeah. Ito yung smoker, syempre. Yung torch, at saka itong lawang saging. Kahit ano, magagawa natin ng paraan. Ito na lang, pansamantagal. Ang ating gagamitin. So, ayan. Ay, usok na. Medyo nahirapan tayo kanina. Ayaw kasi magbigay ng usok. Pero, ngayon okay na. Ano natin? So, mag-check na tayo. Kailangan natin ay hive tool. Where is our hive tool? So, ito. Hive tool. So, check natin to muna. Smoke. So, na meron siyang honey brood, konting pollen. So lagyan na natin ito ng third chamber para magkaroon ng honey after a month or a week. So ito yung gagamitin natin paglalagay sa kanila dahil meron siyang honey. Pupuno yan. Ito. Lagyan natin ito. Lagyan natin yan. So, ang purpose nito is para hindi magkaroon ng brood sa taas at honey lang ang ilagay niya. Wait lang. Balik. Tapos, box para sa honey. And then, takip. Itong takip. So, may bago na siyang takip. Ito na yung bagong colony niya, di ba? Ayan. Turan. Madaming bees. Ah, ang daming bees. Nalagyan na natin siya ng third chamber. So, after 2 weeks or a month, check natin siya kung may honey na.